Sa 200 piso, 6 na piraso ng galunggong lang ang nabili ni Aling Rosita ngayong araw. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hindi nagkakalayo ang presyo ng local na galunggong na 240 pesos kada kilo at imported na nasa 200 pesos kada kilo. Sabi ni Aling Rosita, kailangang dumiskarte para magkasya ang ulam. Isasersyado ko na lang po siya. May binili lang po ako ng mga 10 pisong kamatis at saka 2 iklog po para magkasya po. Maraming pamilihan ang walang tindang local na galunggong dahil closed fishing season. Ma-imported man, kaunti rin ang supply ayon sa mga tindero. Dati marami kaming mga buyer, ngayon kulang na eh. Dahil nga sa sobrang mahal ng isda, tapos kulang pa ng mamimili. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa mahigit 42,000 metric tons ng isda kasama na ng galunggong, nasa 19,800 metric tons na ang nadala sa mga pamilihan. Habang nasa mahigit 22,000 metric tons pa rin ang nasa cold storage facilities. Samantalang may paparating pang 9,000 metric tons at panibagong aangkating 60,000 metric tons. We will ask when we go to the cold storages, yung mga importers din natin, what would be the reasons bakit hindi pa nilalabas. Sa ngayon, inaayos pa ng BFAR ang alokasyon ng 60,000 metric tons sa mga importer. Pero gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas ang sobra-sobrang imported na isda. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ang epekto ng importasyon ng galunggong sa mga maliliit na mangingisda. Parang ang naging default mode na talaga ng ating Department of Agriculture ay ang walang habas na importasyon kahit na itong galunggong na napakasagana naman noon hanggang ngayon no, sa ating mga karagatan. Kahit na bumaha na yung imported na mga galunggong, yung kuha ng ating mga local fishers or fisher folks, binabarat naman ang pagbili sa kanila. Pero pagdating sa merkado, hindi naman bumababa no, yung presyo ng galunggong. Panawagan ng maliliit na mangingisda. Suportahan muna sana ng gobyerno ang local na agri-fishery sector at hayaang makapangisda sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Yung ini-import din naman kasi nating isda ay dito rin naman ang gagaling sa West Philippine Sea. Nababawalan lang ang mga mangingisdang Pilipino, tayo rin ang bumibili ng isda natin. Iba nga lang ang nanguhuli. Panawagan din nila sa gobyerno ang price control para sa mga biyahero na siya umanong nagpapatong ng malaki. Sa 1,000 kilo na kukunin nila na sila ang nagtakda ng presyo at magpatong lang sila ng 5 piso, may 5,000 pisong kita na kaagad ang mga biyahero. Ay yun pa kayang 100 ang ipinatong nila. Umaasa ang Makabayan Block na mapigilan ang sobra-sobrang importasyon ng isda at mapag-aralan kung ano ang pwedeng solusyon ng papasok na administrasyon para mapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na mangingisda at hindi lang basta umasa sa importasyon. April Rafales, ABS-CBN News.